Narito ang mga nakaleak na video mula sa loob ng isang sekretong piitan sa China. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Ang China ang isa sa pinakamahigpit na bansa sa mundo. Ngunit meron pa rin mga video ang nagleak sa mga paglabag ng mga tao sa China. Kaya mula sa mga kampo ng utak sa China hanggang sa isang sekretong recording ng mga opisyal ng China na nagpaplano sa pagsalakay ng isang banyagang bansa. Una ay tingnan natin ang sekretong footage ng mga kampo sa piitan sa China. Noong 2019, ang drone footage ay nagpapakita ng maraming bilanggo sa China. Daan-daang mga bihag ang nakasuot ng asul na may mga takip ang ulo. At pinaniniwala ang lahat ng mga ito ay mga Muslim. Kamakailan lang, ang China ay nagsagawa ng matinding labanan sa mga Muslim. Anuman ang relihiyon sa loob ng China ay pinagbabawal. Iyon ay dahil ayaw nilang maglingkod ka sa anuman maliban sa Partido Komunista ng China. Nakakatakot na makita ang mga pila ng mga bilanggo na kanilang kinukulong. Hindi sila pinapayagang makakita sapagkat lahat sila ay nakasuot ng takip sa mata. Maraming mga gwardiya rin ang nakapaligid sa mga bilanggo. Ang video ay sinasabing kuha sa rehiyon ng Xinjiang sa China kung saan kinukulong ang daan-daang libong mga Muslim sa nakalipas na ilang taon. Ngunit ano ang mangyayari sa mga taong ito? Sila ay dadalhin sa tinatawag na Chinese Re-Education Camp. Sa loob ng mga kampo na ito, ang mga tao ay binibrainwash upang alisin ang kanilang mga paniniwala at magmahal sa gobyerno ng China. Napakatindi ng pamahalaang ito. May mga parusa para sa sinuman na lalabag sa mga patakaran at syempre ganun rin ang tumatakas. Nakakatakot isipin kung gaano karaming mga tao ang nakakulong sa mga kampo ng brainwashing na ito sa kasalukuyan. At narito rin ang black jails. Alam mo ba na sa buong China, merong mga sikretong piitan na tinatawag na black jails? Ito ay hindi mga piitan na kontrolado ng pamahalaang sentral ng China. Sa halip, ito ay kontrolado ng lokal na mga politiko. Madalas ang mga nagpoprotesta o mga kalaban sa politika ang nakukulong dito. Noong 2009, isang mamamahayag na dating nakakulong ang nagsiwalat nito. Narinig niya ang isang tao sa loob ng black jail na sumisigaw ng tulong. At sila ay mga babae. Dahil dito ay agad niya itong nilapitan. May tatlong bantay sa loob ng piitan ngunit tumanggi silang buksan ang pinto. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa babae na nasa loob ng black jail. Siya ay simpleng dinala roon ng walang dokumento at ikinulong kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya na walang kaalaman kung ano ang nangyayari sa kanila. Maraming tao na ang nagreklamo tungkol sa korupsyon na nauuwi rin sa mga black jail. Sila ay naroon dahil sa pagsuway sa patakaran na nauuwi sa masamang pagtrato sa mga bilanggo. Isang babae ang nagpunta sa Beijing upang magprotesta laban sa korupsyon. Ngunit siya ay agad na dinala sa isang black jail. Sa loob ng piitan, siya ay nasugatan gamit ang isang metal pole at isang cattle prod. Karaniwang inilalagay ang mga bilanggo sa loob ng black jail sa loob ng ilang buwan hanggang ilang taon. Ang mga black jail ay isang bukas na sikreto sa China. Sa katunayan, hindi gaanong balisa ang gobyerno kung malaman ng mga tao ang tungkol sa mga ito. Ito ay dahil ang takot na mapabilang sa isa sa mga piitan ay sapat na upang matakot ang sinuman na magprotesta. At narito rin ang pagtakas sa bilangguan. Ang video na ito ay mula sa Jilin, China. Isang lalaki lamang ang nakatakas mula sa bilangguan sa gitna ng gabi. Siya ay umakyat sa isang bubungan at saka sumampa sa isang electric fence. Pagkatapos ay umakyat sa pader ng bilangguan at tumakbo papalayo. Pero ano ba talaga ang ginawa ng lalaking ito? Ang lalaking ito ay hindi Chino, kundi isang North Korean. Gayunpaman, siya ay nahuli ng mga pulis ng China matapos tumakas mula sa North Korea papuntang China. Alam mo ba, may kasunduan ng North Korea at China? Kung sino man ang tumakas mula sa North Korea papuntang China, sila ay hinuhuli ng mga pulis. Ang lalaking nagangalang Zhu Xinchang ay hinatulan ng 11 taon sa bilangguan. Ngunit nakakagulat na malapit na ang kanyang petsa ay saka pa siya tumakas. Alam mo ba, kapag natapos ang kanyang sistensya, siya ay ipapadala pabalik sa North Korea kung saan siya ay harap sa kaporosahan ng North Korea dahil sa pagtakas. Ang kaporosahan iyon ay kamatayan, kaya't literal na kailangan ng lalaking ito na tumakas mula sa bilangguan upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ilang araw matapos ang kanyang pagtakas, siya ay natagpuan ng mga pulis na nagtatago sa loob ng isang maliit na bahay na malapit sa isang lawa. Siya ay inaresto at dinala pabalik sa bilangguan. Isang nakakatakot na karanasan para sa kawawang lalaki.
At narito rin ang nakalik na video ng isang plano ng pagsalakay. Noong 2022, isang nakalik na video ang nagpakita ng mga commander ng China na nag-uusap tungkol sa isang plano ng pagsalakay sa Taiwan. At sinabi pa ni Xi Jinping, ang pangulo ng China, na malapit na nilang mapasa kamay ang Taiwan. Ang 57 minutes na video ay nagpapakita ng isang top secret na pulong militar ng China kung saan naririnig ang mga pangunahing commander na nag-uusap tungkol sa paglipat ng estado ng digmaan. Sinabi rin nila na hindi sila magdadalawang isip na simulan ang isang digmaan at dodurugin ang Taiwan. At 6 na araw na lang ang nakalipas, isang memo mula sa isang general ng Estados Unidos ang nakalik. Sa memo, sinasabi ng general ng Estados Unidos na siya ay naniniwala na sasalakay ng China ang Taiwan sa taong 2025. Sinabi ng Estados Unidos na kung mangyayari ito, ay ipagtatanggol daw nila ang Taiwan na nangangahulugang maaring magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at China. At narito rin ang power play. Ang politika ay isang nakakatakot na negosyo lalo na sa China. Noong 2022, ang pangulo ng China na si Xi Jinping ay halos maging pangulo habang buhay, ngunit tila siya ay nag-aalala na maaaring may ilang tao na buboto laban sa posisyong ito. Isa sa mga taong iyon ay dating pangulo na si Hu Jintao. Bago ang anumang butuhan, may isang tao na kumuha ng isang file kay Hu Jintao at sinubukang kunin ito muli, ngunit hindi pinayagan ng ibang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay inalis sa silid. Sinubukan niyang sabihin ang uling bagay kay Xi Jinping, ngunit bigla siyang tinanggal. Mula sa mga Chinese media outlets ang nagsalita tungkol dito at lahat ng mga resulta ng paghahanap para kay Hu Jintao sa Chinese social media ay nasensor, na parabang nawala siya na parang bula. Ito ay para ipakita ni Xi Jinping ang kanyang kapangyarihan at patunay na siya ay isang diktador ng China. Susunod ay narito rin ang nakakatakot na mga video ng lockdown sa China. Karamihan sa mundo ay umusad na mula sa COVID-19. Ngunit sa China, patuloy pa rin silang sumusunod sa protocol. Kung may isang tao na magkakasakit, agad na isasara ang buong pabrika kasama ang lahat ng mga empleyado sa loob. Nagreklamo sila na wala silang pagkain o tubig at hindi nila makikita ang kanilang pamilya sa loob ng mga araw. Dito makikita mo ang mga manggagawa sa pabrika na tumatakas mula sa isang lockdown. Patuloy pa rin ang pagla-lockdown ng mga tao sa kanilang mga apartment sa loob ng maraming araw na nagdudulot ng ingay sa gabi. Ang mga ito ay mga residente ng Shanghai na labis na nagalit at nalulungkot. Hindi nila matanggap na palagi silang nakakulong sa loob ng kanilang mga bahay kaya wala silang ibang pagpipilian kundi sumigaw sa gabi. At narito rin ang bilanggong kamatayan sa China. Noong 2011, ang mga bilanggong kamatayan sa China ay nahayag sa pamamagitan ng iba't ibang mga larawan. Ang China ay may napakaraming bilang ng paghatol kumpara sa anumang bansa sa mundo. Noong 2007, 8,000 na katao ang hinatulan sa China sa loob lamang ng isang taon. Ngunit ito ang mga kilalang larawan ng mga bilanggong kamatayan sa China. Binibigyan ng mga bilanggong ito ng bagong kasuotan na isusuot sa petsa ng kanilang paghatol. Binibigyan din sila ng kanilang mga huling pagkain. Kasama na rito ang isang firing squad o isang lethal injection. Ngunit meron din silang tinatawag na execution vans. Ang mga van na ito ay nakablend sa mga normal na van na pulisya, ngunit sa loob, hinatulan ang mga bilanggo. Ginagawa nila ito gamit ang isang kemikal na tinatawag na potassium chloride na agad na titigil ang tibok ng puso. Ngunit bakit hinatulan ng China ang napakaraming tao? Well, meron silang 68 na krimen kung saan ang parusa ay alam mo na. Kasama na rito ang mga krimen tulad ng tax evasion at fraud. Kaya naiintindihan kung bakit gumagamit ang China ng mga execution vans. Ikaw kapatid, ano masasabi mo sa mga patakarang ito sa China? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time!